Hello mga vloggers, sa Juno Bukal YouTube channel to. Nandito tayo sa kulungan ng ating inahing baboy, yung nanganak nating inahing baboy. So, eto, dito tayo sa binukod ko muna yung mga maliliit. Nang sa ganun ay hindi sila maipit. Kasi pag pinapadidi natin, mga 2 weeks natin gagawin to mga vloggers. Nang hindi sila maipit, pagka medyo malaki na sila, pwede na nating i-steady sa ating inahin. Huwag niyo lang pong kalimutan mag-subscribe, pakipindot yung notification bell at pakilight and share na rin sa aking mga videos na may kapulutan ng aral ang aking video to sa June Abukal YouTube channel, pag-aalaga at paghahayupan sa ating small farm, pag-aalaga ng ating baboy at pag-iinhain. Ito mga vloggers, kasi nung nakaraan 10, tapos ngayon 13. Kwintahin niyo po mga vloggers sa 5,000 ang bawat isa. So malaking bagay mga vloggers, malaking bagay na puhunan. Buhay mga vloggers, sa Juno Bukal YouTube channel to. Dito tayo sa kulungan ng ating baboy na nanganak. So may nabuhay tayong 13. At pinakunahan na natin ang pin strip, yung hinahin natin para maiwasan ang komplikasyon sa panganganak. Ito namang mga bake natin mga vloggers ay after 3 days, pwede na natin ang bakunahan ng Jetran Premium with Zinc 1 ml kada beek. Tapos pagdating ng 10 days, babakunahan na natin sila mga kabloggers ng Bexan upang mapabilis ang kanilang paglaki. 1 ml din ang ibabakuna natin mga kabloggers. Pagdating naman ng 10 days to 14 days, pwede na natin silang painom ng Betrasin Premium. Pwede natin ihalo sa tubig. At pagdating uli ng 14 days mga kabloggers, so Jetran Premium ulit with zinc para maiwasan ang anemia at tumibay ang kanilang resistensya. At 21 days pwede natin bakunahan na sila ng Coglapis anti-hag cholera o Aprolite solution powder kung sila ay mayroong pagtatae. Pwede natin ihalo sa tubig at 1 ml bawat big pwede natin painom mga vloggers. So pagdating nila ng 33 to 33 days, pwede natin silang maghalo tayo ng digestiaid upang mabawasan ang stress sa kanilang pagwawalay mga vloggers. At booster shot ulit ng Bexan pagdating ng 25 days mga vloggers, 1 ml ulit bawat big. So bumili tayo ng chupon, nagpabili tayo ng chupon at painumin natin ng gatas kasi medyo marami sila hindi kayang suportahan ng nanay ang gatas, so dapat makahabol yung maliliit mga kabloggers. So binubukod ko muna sila sa nanay kasi yung nanay ay pwedeng maipit siya at malaki ay masyado, so binubukod muna natin mga kabloggers. At binakunahan na rin natin ang Bexan yung nanay habang nanganak nang sa ganun ay madali siyang lumakas at madaling mabuntis mga kabloggers. So nandito tayo, binabantayan natin na magdamag siya mga kabloggers kasi yung pagbebe niya hindi natin pwedeng iwanan pa yung mga bek. So 2 weeks to siguro mga kabloggers hanggang sa makarecover at lumaki na sila. So sayang kung maipitan tayo mga kabloggers. Imagine mo 13 ang nabuhay. So meron tayong dalawang namatay, 15 ang inianak niya mga kabloggers. Pangatlong anakan niya to mga kabloggers. Itong inahin natin, pangatlong anakan. So nilagyan natin ng dayami nang sa ganun ay mainit ang kanilang higaan kasi malamig ang panahon, so pwede silang lamigin. Ayun mga kabloggers, dagdag kaalaman pa rin mga kabloggers. Kung nahihirapang manganak, sabi ko nga pwede natin bakunahan ang ating inahin ng halimbawa nahihirapan sila manganak, pwede natin silang bakunahan ng auxin. At ito'y tulong din sa pagpapalakas ng kanilang gatas.
So hanggang sa muli mga ka-vloggers sa Juna Bukal YouTube channel, patuloy nyo lang po sa baybayan ang aking pag-vlogs na to, yung pag-aalaga ng ating babuyan at ating pag-iinahinan mga ka-vloggers. So yan, big toxin habang nanganak, at itutulong din upang lumakas ang gatas, 2 ml kada ulo ng ating mga inahin mga ka-vloggers. Yung Bexana SP at Genbit Adi, 5 ml kada ulo para madaling mabuntis ang ating mga inahin. Pagdating ng 105 na araw na pagbubuntis, pwede na natin silang purgahin ng Latigo 1000 upang matanggal ang mga bulate ng ating inahin. 5 sachet kada ulo ay halo sa tubig o pagkain ng ating mga inahinin. So ito mga ka-vloggers, mapapansin nyo medyo maliliit yung iba kasi ang ginawa ko mga ka-vloggers, binusog ko ng binusog yung inahin ko, sobra-sobra sa kain. Hindi rin pala maganda yung sobra sa kain ng ating mga alaga dahil nang hindi lumalaki ng gusto ang kanilang mga anak. Kailangan talaga tama lang yung kain nila, maaari umagat hapon lang. Ito halos napapakain natin ng 6 na beses isang araw kasi iyak siya ng iyak dahil marami pala siyang anak. So ayan, maliliit ang kinalabasan mga ka-vlogs. So ganun, kailangan pagtiyagaan na padidiin. So binabantayan natin mga ka-vloggers at baka maipit. Lalagay natin dito pagkatapos dumidi, tapos balik natin dito sa isang kulungan mga ka-vlogs. Inuuna natin yung maliliit mga ka-vlogs para makabawi ang katawan niya mga ka-vloggers. Sipot ka, sinabay natin doon sa malalaki, hindi na siya makakadite mga ka-vloggers. So kailangan mauna muna yung maliliit. Makadidi muna yung maliliit bago yung malalaki mga ka-vlogs. Mauna muna natin yung maliliit, mamaya na yung mga malalaki mga ka-vloggers para makabuelo sila. Kasi pag sinabay mo sila sa malalaki mga ka-vloggers, hindi na sila makakadede. So kawawa naman para makahabol sila. So ganoon lang mga ka-vloggers sa Juna Bukal YouTube channel. Huwag nyo lang pong kalimutan mag-subscribe, pakipindot yung notification bell, at pakilike and share na rin sa aking mga videos.